salamin. Magandang gabi po, Sir Kamisteryo. Ako nga po pala, si Faye, isa sa mga avid listeners ng channel mo. At congratulations din po pala, Sir Kamisteryo, sa lumalagong subscribers mo. At sana madagdagan pa po ito. Just wanna clear lang po, isa po akong gay, Kamisteryo. At yung kwento ko po ay iikot po dun sa dating pwesto ng salon ko, which is located siya sa North Caloocan. Meron po kasi ako, Sir Kamisteryo, na nabiling napakalaking salamin na talaga nga namang saktong-sakto at maganda para sa salon ko. Nakaka-relate naman po siguro ang lahat. Diba, kapag papasok kayo ng isang salon or kahit isang barbershop, diba napakalaki ng salamin nila para kung ilang seaters yung meron doon sa loob ng salon or ng barbershop, eh kitang-kita doon sa salamin nung manggugupit or nung hairdresser. So, dito po iikot yung kwento ko, Sir Kamisteryo. Dahil simula po nang nabili ko yung salamin na yon, eh nagkaroon na po ng kung ano-anong kababalaghan doon sa loob ng salon ko. Bumilang pa po ng halos mahigit isang linggo, Sir Kamisteryo, bago ko at bago namin ng mga kasamahan ko naramdaman yung kakaibang presensya sa salon o yung kababalaghan na hatid ng salamin na yon. Unang-una po na nakaranas ng kababalaghan, Sir Kamisteryo, ay ako mismo. Sa mga nagtatanong nga po pala kung sino yung may-ari ng salon, ako po yung may-ari ng salon. Pero hindi ko na lang po babanggitin yung mismong pangalan ng salon. Pero yung Faye po na pangalan ko, ako po talaga yan. Pero syempre, alias lang po yan. At mayroon po talaga akong pangalan na syempre pang lalaki. Pero kung itatanong nyo po sa mga taga North Caloocan yung pangalan na Faye at sasabihin nyo nagsasalon, malamang may makakakilala po. So, yun na nga. Balik tayo sa kwento, Sir Kamisteryo. One time, meron akong nire-reband. Matanda na siya eh. Siguro, ang edad niya eh, siguro, nasa 50s to 60s. E di, habang pinapahiran ko siya ng cream, napatingin ako dun sa salamin. At buti na lang, Sir Kamisteryo, hindi ko na itapon sa ulo niya o naibalibag yung hawak ko na cream at suklay or yung brush. Kasi ba naman, Sir Kamisteryo, pagkita ko dun sa salamin, walang refleksyon yung mukha niya. Or, sa madaling salita, wala siyang ulo, Sir Kamisteryo. Talagang gulat na gulat ako. Pero hindi ko na pinahalata. Kasi, alam mo yung naunahan ka ng gulat bago takot. Kaya ang nangyari sa akin, bago ako natakot, eh kinilir ko muna kung ano talaga yung nakikita ko sa salamin. Kaya kinusot-kusot ko yung mata ko. Pero pagkatapos kong magkusot ng mata at dumilat, pagtingin ko po, Sir Kamisteryo, dun sa salamin, eh kompleto naman po. Nandun naman po yung ulo ni ma'am. At yun na nga po, may refleksyon na rin po akong nakikita at nakikita ko na po yung mukha niya. At kitang-kita ko rin po sa mukha niya na parang nagtataka siya, na parang nagulat siya sa akin. Siguro po, naramdaman niya yung naging reaction ko. Kaya naman po ako, Sir Kamisteryo, para mawala yung alala sa mukha ni ma'am, eh pinilit kong mag-back to normal. At kunento-kwentohan ko na lamang po siya. Tapos, jinoke-joke, para po maibalik ko po yung kanormalan ng paligid. Akala ko po ng mga oras na yun, Sir Kamisteryo, eh namamalikmata lang ako. Kaya binaliwala ko na lamang po ito. Hanggang sa dumaan pa po ang mga araw. At nakakarinig na po ako ng mga kwento-kwentuhan ng mga tauhan ko sa salon. Ito pong naging kwento ni Jessie. Eh, one time daw po, may minamanicuran at minipedicuran daw po siya. Pagkatapos po, dumaan siya doon sa may harapan ng salamin. Nang magulat na lamang daw po siya, na akala niya eh, parang may babangga sa kanya na galing sa salon. Alam niyo yung
nasa tapat kayo ng isang pintuan na salamin, tapos biglang may babangga na sasakyan galing sa labas. Parang ganun daw po. Pero yung nakita niya po kasi ay hindi daw po mukha o figura ng isang sasakyan. Kung hindi, isang mabalahibo na tao na parang dadakmain siya. Kaya naman po Sir Kamisteryo, as a normal reaction po ng isang taong mabubunggo or parang dadakmain ng kung sino, eh sa gulat niya, napatalon siya patagilid para lang makaiwas. Kaya naman nagulat yung iba niyang mga kasamahan sa salon at pati na rin yung minamanicuran at pinepedicuran niya. Kaya naman napatanong sila kung bakit. At nakwento nga ni Jessie yung nangyari na kinainis ko rin dahil baka wala nang magpunta sa salon. Kasi baka sabihin haunted salon yung salon ko or baka matakot na yung mga customers na pumunta sa salon. Pero wala namang nangyaring ganon, Sir Kamisteryo. In fact, nagtawanan pa nga yung lahat. Pero si Jessie, parang ang nangyari sa kanya nung time na yon, eh parang naging lutang na siya. Kasi nga naman, siya yung mismong nakaranas nung pangyayaring yon. Kaya hindi niya maialis sa isip niya yung nangyari. At syempre, talagang pinipilit niya sa mga tao na nandoon sa salon na talagang nakita niya yung mabalahibong nilalang na muntikan na siyang dakmain. Kaya nga, napaiwas siya. At syempre, hindi naman siya lasing o hindi naman siya nagsasabu. Wala naman talaga nagsasabu sa salon ko, Sir Kamisteryo. Kasi bawal yon. At lalong, hinding-hindi ko sila papayagan na magtrabaho kung may hangover sila. At saka, hindi ko rin naman po ginugutom yung mga tauhan ko. In fact, ako pa nga po yung nagluluto para sa pagkain namin sa breakfast, pananghalian, at ganun na rin po sa merienda. Minsan nga, meron pang free dinner. Sumunod naman po Sir Kamisteryo na nakaranas ng kababalaghan doon sa salamin na yon ay si Shane, isa din po sa mga tauhan ko sa salon. Ang nangyari naman po sa kanya, Sir Kamisteryo, ay ganito. Habang nagpapahid daw po siya ng cream number 1 namin para sa pang-rebound, eh pinaglaruan daw po siya ng mga mata niya. Dahil habang nagpapahid daw po siya dun sa buhok ng customer na babae, eh bigla daw pong nagkulot-kulot yung buhok na parang hindi pa napapahiran ng cream. Pero nung natingin siya sa salamin, maayos naman daw po yung buhok. Tapos nung tinignan niya uli sa kamay niya, eh kulot-kulot na buhok daw po yung nahahawakan niya at talagang hindi pa basa ng cream. Kahit ilang ulit niya nang inilalagay yung brush doon sa bowl namin ng cream at pagkatapos ay isusuklay niya sa buhok ng customer, eh ganun pa rin daw po, hindi nababasa ito. Actual na yon Sir Kamisteryo ha, hindi na sa salamin. Kumbaga, ang nakikita ni Shane doon sa salamin ay yung totoong buhok na napahiran niya ng cream. Samantalang dun sa hinahawakan niya ng aktwal, eh hindi daw po ito basa at kulot-kulot pa nga po. Hanggang sa ilang ulit o ilang beses niya pa tong sinuklay ng sinuklay at binasa ng cream. Tapos, bigla na lang daw pong parang nahipa ng hangin yung mga mata niya at nagsanhi sa pagkakapuwing ng mga mata niya. At kinusot-kusot niya rin ito dahil siyempre, kahit sino naman sigurong tao, Sir Kamisteryo. Once na mapuwing, eh magkukusot ng mata. Pagkatapos daw po nun, eh napatingin siya dun sa salamin. So ganun pa rin daw po, basa ng cream yung buhok nung customer. Pero laking gulat daw po niya nang makita niya yung bandang mata niya. Puro dugo na daw po ito habang kinukusot niya. Kaya naman pong itong si Shane, eh napatili. At nagresulta ng pagkatawag ng atensyon ko habang nagluluto po ako ng pananghalian po namin nung oras na yon. Napapunta po agad ako dun sa pwesto ni Shane. At ayun na nga po, nagkakagulo na sila dun kung anong nangyari. Yun na, ikinikwento na ni Shane yung mga naranasan at nakita niya nung mga oras na nagpapahid siya ng cream doon sa customer. Pati ituloy yung customer, Sir Kamisteryo. Eh natakot.
Pero nung makita daw po ni Shane yung buhok ng customer dun sa actual na hawak niya, eh basa na nga po ito ng cream. At normal na yung mga nakikita niya sa salamin. Wala na rin siyang nakikitang dugo sa mga mata niya. So, nung mga oras po na yun, Sir Kamisteryo, talagang medyo naghihinala na po ako dun sa salamin na yun. Dahil po, Sir Kamisteryo, simula po nang maranasan ko yung nawalan ng muka na customer dun sa salamin, eh gabi-gabi na po ako habang nagsasara ng shop or nung salon ko, gabi-gabi na po akong nakakaramdam ng kakaiba dun sa salamin na yon, na para bang merong dumaan na refleksyon dun sa salamin. Pero once nalingunin ko o tignan ko yung salamin, wala naman. At syempre, wala din naman talaga dun sa likod or dun sa tinatamaan ng refleksyon ng salamin. Tapos, minsan parang may nagpapalakad-lakad na minsan parang nakaputi. Minsan naman parang puro anino o maitim siyang tao. Hindi ko na nga po alam, Sir Kamisteryo, kung pagod lang ba ako or baka gutom lang ba ako o kung ano man na parang nahahallucinate na ako. Pero simula nang narinigan ko na rin ng mga experience ng kababalaghan yung mga tauhan ko sa salon, eh talagang naghinala na ako dun sa salamin na yon na nabili ko sa murang halaga sa isang kaibigan. Eto pong kaibigan ko na ito ay itago na lamang po natin sa pangalang Lily. Eto po kasing sila Lily, eh meron po silang paupahan. Pagkatapos po, meron pong nangupahan sa kanila na sa una eh naging kaklose nila hanggang sa inutangan sila, pagkatapos eh nabaon na rin sa pagkakautang sa kanila sa renta naman ng bahay. Bale, yung renta ng bahay, hindi na po laging nababayaran. Tapos, meron pang nakapondo na utang sa kanila. So, ang nangyari po, eh pinalayas na lamang nila yung mag-anak na yon. Pero, bago po kasi nila, Sir Kamisteryo, pinalayas yung mag-anak na yon, meron po talagang may sakit doon sa bahay na yon. Hindi ko lang po alam kung yung nanay ba o yung lola. Kasi hindi ko na rin po inusisa pa kung sino yung may sakit. Basta binili ko na lamang po yung salamin. Pero ayun nga po, namatay po kasi yung babae sa pamilya na yon na may sakit. At bago po kasi sila napalayas, eh nauna po na namatay yon. Kaya syempre, eh binigyan konsiderasyon pa rin po nila Lily yung mag-anak para naman po magluksa at maglamay dun sa mismong bahay na yon. Kaya ayun nga po, pagkatapos din ng halos 5 hanggang 7 araw, eh tuluyan na nilang pinalayas yung mag-anak na yon pagkatapos pong mailibing yung kaanak nilang babae na namatay dahil sa isang malubhang sakit. Pero hindi pa po ito COVID, Sir Kamisteryo. Kasi matagal na pong nangyari ito. Siguro po, mga way back, 2006 or 2008, mga ganun po siguro. Pero, yun nga po, dahil may malaking pagkakautang po itong mag-anak na ito, ang naging solusyon na lamang po nila sa barangay ay iwanan na lamang po yung mga gamit na maaari pang maibenta at mapakinabangan ng pamilya nila Lily. Ang sabi pa nga po sa akin ni Lily, ay maswerte pa nga daw po yung mag-anak na yon dahil pumayag daw po yung pamilya niya sa ganong klasing areglo. Kahit na hindi daw po sila nakatitiya kung aabot ba yung mapagbebentahan ng mga gamit na yon sa amount or sa value ng utang nung mag-anak na pinalayas nila. Kaya, ayun nga po, Sir Kamisteryo, hindi ko man po na-clear out kila Lily kung anong meron doon sa salamin na yon dahil malamang hindi rin po nila alam, eh nakasisiguro na po ako na malamang pinasukan ng kung anong kaluluwa, elemento o masamang espiritu yung salamin na yon. Dahil sabi nga diba, Sir Kamisteryo, yung mga salamin kailangan tinatakpan. Once na
may pumanaw o mamatay sa isang bahay. Dahil dun nga daw po maaaring matrap yung kaluluwa or yung espiritu nung namatay. Dahil yung mga salamin nga daw po ay nagiging isang portal. Kaya po talagang nagplano po ako at kinausap ko po yung mga tauhan ko dun sa salon na ayoko po talagang idispatcha yung salamin na yon. Dahil sabihin na nating medyo may kamurahan ko tong nakuha kay Lily, eh medyo malaki pa rin po yung presyo ng pera na yon. At nanghihinayang po talaga ako dahil magandang klase po talaga kasi ng salamin yung salamin na yon, kamisteryo. Kaya po, ang ginawa ko po ay inausap ko po yung kapatid ko na siya na lamang po ang magdala ng pari dun sa salon at ipabless po yung salon. At syempre, ang mapabendisyonan po mismo, yung mismong salamin na yon. Hindi na po sinabi ng kapatid ko dun sa pare na merong something or merong kababalaghan doon sa salamin na yon. Kahit nga po ako, Sir Kamisteryo, ay hindi umattend kasi nahihiya ako doon sa pare. Alam nyo naman, gay ako, tapos gays yung mga tauhan ko sa salon. Ayoko na lang po kasi na may masasabi pa yung pare or may mararamdaman ako na parang diskriminasyon. Umiiwas lang po ako sa mga ganon, Sir Kamisteryo. Para naman po, wala na lang din pong hard feelings. Pero yun nga po, Sir Kamisteryo, nang matapos po yung pagpapablessing dun sa salon na yon at nang mabindisyonan po yung mismong salamin, eh dumaan na po yung mga araw, linggo, buwan, at naging taon na nga po na wala na po kaming naranasan at nararanasan na kung ano pang kababalaghan doon sa salamin na yon. Hanggang sa nagkaroon na nga po ng pagkakataon na makalipat ako ng lugar at maibenta ko yung mismong shop or yung salon ko sa isa sa mga tauhan ko na walang iba kung hindi si Shane. Medyo nakaipon din po kasi si Shane at nagkaroon na rin po kami ng kasunduan way back 2012 pa po, Sir Kamisteryo. Nang awitan at ligawan ako ni Shane na bilihin yung salon. Dahil nga po, nagplano na rin po ako na mag-Canada, Sir Kamisteryo. At ngayon po, nandito na rin po ako ulit sa North Caloocan. Dahil medyo naipit na po sa pandemya. Pero ayun, si Shane pa rin po yung namamalakad at may-ari ng salon ko. At pupunta-punta rin po ako doon paminsan-minsan. Pero syempre iba na po yung pangalan ng salon. At minsan tumutulong rin po ako sa kanya. At nabaliktad nga po, Sir Kamisteryo. Kasi ako na po yung sinesweldohan niya minsan kapag tumutulong ako. Pero ganun pa man po, nagbabalak na rin po ako na magtayo pa ng isa pang branch ng salon. Kasi yung unang branch ko po ay nasa Las Piñas. Pero yun nga, siguro hindi ko na rin kukompetensyahin pa si Shane. At magtatayo na lang ako sa South Caloocan na lang. So, meron siya sa North, ako naman nasa South. Yun lamang po, Sir Kamisteryo. At sana po, magustuhan po ng mga listeners mo yung kwento kong ito na patungkol sa isang haunted salamin.